po ang lahat. Iba po ang Jesus na sa inyo, awit at papuri ang alay namin sa iyo. Hingi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po ang Jesus na sa reno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus na sa iyo. Abit at papuri alay namin sa'yo. Hindi ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus na sa reno. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala, dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit, wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham, dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Dadapwat ang hindi gumagawa, kundi nananalig sa Diyos
na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala nang di dahil sa mga gawa. Mapapalad yung ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala ay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing. At aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mo ng lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos. Dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan
at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos, maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Mga kapatid, Biyernes ulit, araw ng ating debosyon sa Poong Hesus Nazareno. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ng papuri, pasasalamat at pagsamba ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno. Nakakatuwa ho ano, kapag araw ng Biyernes, well halos araw-araw, lagi naman marami nagsisimba, pero lalo na pag Biyernes. Sa araw na ito mga kapatid, kahit maulan, muli nating ipinapakita, muli nating ipinapahayag ang ating matibay na pananalig. Makinig. Sa araw na ito, lalo na pag gawing Biyernes, ipinapakita natin ang pananalig natin na laging may mas mabuting araw at paraan ng Diyos para ibigay niya, para gawin niya, para tuparin niya ang matagal mo nang ipinapakiusap sa Kanya. Paggaling ng isang sakit, pagpasa sa isang exam. Alam ko, may mga mag-exam, ito ang unang araw ng kanilang exam. Pagkakaroon ng trabaho, pagbabago ng isang tao, at kaayusan ng inyong pamilya. Naniniwala tayo na may araw, may paraan ng Diyos para tuparin niya ang panalangin na ito. May araw ang pakiusap mo sa Diyos. Amen. Pumalakpak tayo bilang pananalig natin na ito na ang araw na iyon, Panginoon. Sabihin niyo sa katabi ninyo, may araw ka rin. Parang nagbabanta, ano? O di ba bigla kayo natakot? Parang, ano yun? Ulitin natin, sabihin sa katabi, may araw ka rin. Alam mo, imbis na ikaw ay saksakan ng inggit sa mga nauna nang binigyan, ito ang mas mainam mong gawin. Manalig ka na may araw ka rin sa Poong Hesus Nazareno. Amen? Kaya tantanan natin yung inggit na yan. Tantanan natin yung panghihina ng loob, yung sama ng loob. Bakit ba hanggang ngayon wala pa rin? Bakit kung sino pa'y mas loko-loko, parang mas pinagpapala pa? Yun ang akala mo. Sapagkat alam ng Diyos, marunong ka pa rin maghintay. Alam ng Diyos, mas matibay ka kesa sa Kanya. May araw ka rin. At mga kapatid, ito ang binibigay na halimbawa sa atin ni Abraham. Sa ating unang pagbasa, binalikan ni Pablo ang halimbawa ni Abraham bilang ama. Ama ng pananampalataya, father of faith.
Ganyan ang ginawa ni Abraham. Simula nang makilala niya, simula nang sundin ni Abraham ang Diyos, wala na siyang ginawa ng walang pananalig sa Diyos. Simula nang yakapin ni Abraham ang kalooban ng Diyos, wala siyang ginawa ng walang paniniwala sa Diyos. Buong buhay niya, buong pamilya niya, buong kinabukasan niya, ipinagkatiwala niya sa Diyos. Ganun din tayo sana. Ganun siguro tayo dapat. Sa hirap at ginhawa, meron o wala, umulan o umaraw, sobra-sobra man o kinukulang ka, sana hindi natin makalimutan na laging may Diyos na tunay na bubuo at kukumpleto ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay mo. Hindi lang sa mga oras na ikaw ay blessed na blessed, malakas, na ikaw ay masayang masaya, na masyadong mataas ang iyong kaligayahan dahil nakuha mo ang hinihingi mo, dahil ibinigay sa iyo ang hinihingi mo. Sana kahit sa mga pagkakataon na halos na parang walang-wala ka na, bagsak na bagsak ka, sadsad na sadsad ka na, sana kahit sa mga oras na iyan, mas matibay ang pananalig mo, mas buo ang paniniwala mo na Diyos pa rin ang kukumpleto sa buhay mo. Alam nyo, kahapon sa ating feeding program na iThursday, naitala namin ang pinakamaraming kapatid nating napakain natin, 431. Sa tulong po ninyo yan. Dahil yan sa mga pinagsasama-sama nating tulong. Pero pagkatapos ng ating feeding program kahapon, nilipitan ako ni Sister Mary Rose, yung ating supervisor sa social service. Sabi niya, Father, wala na tayong tubig ha. Wala nang bottled water. Kaya manghingi ka na. Tamang-tama, magmimisa ako ng alas 12 kahapon. Pero alam nyo, wala pang alas 10, wala pang alas 11, wala pang alas 12, kumatok ang gwardya. Father, may magdo-donate daw po ng tubig. Kaya ikaw, kumalma ka. Huwag mo lang pinangungunahan, huwag mo lang pinagdududahan ng Diyos. Makinig ka. Patutunayan sa iyo ng Diyos na pwedeng hindi sa ibang araw, kundi ngayong araw na ito, bibiyayaan ka niya. Amen? Pero sana mga kapatid, makinig tayo. Sana, huwag naman tayong matulad sa mga tao sa ating ebanghelyo ngayon na para lang makalapit sa Panginoon, para lang tumanggap ng biyaya at blessing ni Lord na gagawa nilang magtapakan. Ano ang sabi ng ebanghelyo ni Lucas? Libo-libo ang mga taong lumalapit sa kanya at nagkakatapakan na sila. Huwag ganun. Huwag naman yung para lang mauna kang makatanggap, para lang mauna kang mabigyan. Walang yakan na sa kapwa mo. Nananakit na tayo ng isa't isa. Anong klaseng pananampalataya meron ang isang taong na pagsasabay niya ang halos araw-araw na pagsisimba at paninira ng kapwa? Anong klaseng pananampalataya meron ang isang taong halos araw-araw magrosaryo pero nananakit ng kapwa-tao? Saan banda makikita ang pananampalataya ng isang debotong natutuwa
kapag naghihirap at napapahiya ang kanyang kapwa. Simple lang ang tawag ni Kristo dyan, huwag na pananampalataya. Hindi totoo, mapagpaimbabaw, kaplastikang pananampalataya. Kahit anong gawin mong pagpapanggap, ito ang babala ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon. Kahit anong gawin mong pagpapanggap, pagtatago sa likod ng iyong katalinuhan, ng iyong titulo, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kayamanan, ng iyong itsura, isang araw, lalabas at lalabas din ng totoo. Isang araw, hahatulan tayo ng katarungan ni Kristo. Pero mga kapatid, meron din siyang paalala. Meron ding imbitasyon at hamon ang Panginoon sa atin. Ikaw na kaya mo at marunong kang maglagay ng mabuti at tamang ginagawa sa iyong pananampalataya, huwag kang mahiya. Huwag kang magpasira. Maging propeta ka kagaya ni Kristo na kaya pa rin magsalita ng totoo. Maging misyonero ka ni Kristo na nilalagyan ng mabuting ginagawa ang iyong pananampalataya. At maniwala ka, hindi ka man laging nagugustuhan, hindi ka man laging pinaniniwalaan, isang araw, ang kabutihan ng Diyos ang maggagantimpala at magpapakilala sa iyo. Isang araw. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi lang tayo nagpapakilala at hindi tayo dapat magpakilala bilang deboto pag-araw lang ng Biyernes at pag-anwebe ng Enero. Dapat, araw-araw, maging araw ng isang tunay na debosyon sa Poong Jesus Nazareno ang ipinapakita natin. Araw-araw, sa totoo at mabuting pananalita, sa tama at magandang ginagawa, maging deboto tayong may pananampalataya na bawat araw ay araw ng biyaya, ay araw ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Manalig ka, isang araw, ikaw naman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating pong itutugon, mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananako ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay magasik sa atin
ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan at lipunan hangga't manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal din natin habang sama-sama nating ipinapanalangin ang agarang pagtatapos ng kaguluhan at digmaan sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng biktima at nabibiktima pa rin ng kaguluhan, lalo na ang mga inosenteng bata, mga kababaihan at matatanda. Ipagdasal pa rin natin ang mga kapatid nating bilanggo, ang mga may sakit at nag-aalaga sa kanila, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagbigay, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa paitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana sa siluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig
kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, pati ang mga namatay dahil sa mga digmaan. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa Inihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala.
Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Poong Jesus
Nazareno. Kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, umaasa Poong Jesus Nazareno. Patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami mababayaan. Poong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay pa rin ng tulong, donasyon, pinansyal, material para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong, doon lamang po sa ating parish office. Ang mga in-kind donations, kagaya po ng bigas, dilata, noodles, kape, sabon,
at yung kailangan natin ngayon, malinis na tubig, ay doon po sa ating Benedict Building. Nandun po ang ating social service at relief offices. Alam ng Diyos, marami kayong pangangailangan at matagal nang hinihintay. Pero natutuwa ang Diyos. Sa kabila ng inyong pangangailangan, nagagawa niyo pa rin mag-isip ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa tamang araw para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.